Ang pag-uugali ng China na maging mapangahas sa mga kapitbahay nito ay nagpapakilos ng tensyon lalo na sa Pilipinas at Taiwan. Kahit may mga tagumpay sa batas na pabor sa Pilipinas sa usapin ng ating teritoryo sa West Philippine Sea, tila dismissive pa rin ng China. Bukod dito, ang pagpapadala ng fighter jets sa teritoryo ng Taiwan ay nagpapalala ng galit sa mga lokal na komunidad. Ang mga kilos ng China sa pagpasok sa mga teritoryo gaya ng Pilipinas at Taiwan, kung saan kulang sila sa lehitimong mga claims, ay nagpapataas ng potensyal na labanan mula sa mga bansang ito. Kung ang mga bansang tinuturing ng mga nakatagong leyon ay magising at labanan ang mapangahas na China, kakayanin kaya ito ng China? O bigla nilang ma-realize na hindi pala sila ang pinakamalakas sa rehiyon? Gayunpaman, kahit nagresibo ang China, hindi pa dalos-dalos ang mga bansang ito upang matiyak ang kapayapaan sa mundo. Kaya't ating alamin ang mga bansa na kayang pumalag sa mga nagsisigasigahang bansa sa Asia. May mga bansa nga bang kayang pumalag dito? Heto't ating isa-isahin ang mga bansang kayang harapin ng China sa anumang oras. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Five, Japan. Isa sa mga bansang may tuturing na kasangga ng Pilipinas ay may malalim na ugnayan sa US, ang Japan. Nakikita sila bilang sentro ng pagtutol sa panghihimasok ng China at mayroong mahusay na karanasan sa labanan. Ang Japan ay kilala sa kanilang likas na abilidad na itago ang kanilang tunay na lakas at handa silang manindigan sa laban. Patuloy din silang nagpapalakas ng kanilang pwersa at teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kakayahan sa giyera. May mga kaganapan na nagpapakita na minsan nang nagtagumpay ang Japan laban sa China at posibleng mangyari itong muli sa patuloy na pag-aangkin ng teritoryo. Ang kanilang patuloy na pag-unlad sa aspeto ng digmaan at modernisasyon ng kanilang sandatahan ay nagbibigay daan sa kanila upang maging isang malakas at makapangyarihang pwersa sa rehiyon. Ang malakas nitong naval fleet ay mas malakas pa sa naval force ng France at ng UK na pinagsama. Pinipilit ng Japan na manatiling kalmado para hindi maging sentro ng pansin. Simula pa noong 2010 ay nagpapadala na ang China ng mga surveillance ship sa teritoryo ng Japan ng pasikreto. Subalit hindi magpapatinag ang Japan dito at madalas nilang hadlangan gamit ang kanilang mga naval ships. Ang mga pagsubok ng China ay patuloy, ngunit nahaharap ito sa mahusay na kontramensahe ng Japan. Ang Japan ay may natatagong lakas na hindi nila nais ipamalas at walang duda na ayaw ng China na masubukan ito. 4. India. Ang India ay isang malakas na pwersa at isa sa mga pangunahing banta sa China. Bukod sa pagiging powerhouse sa Asia, mayroon itong isang magandang ugnayan sa China hanggang ngayon. Nagsimulang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong 2020 dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanilang hangganan. May mga maliit na engkwentro sa pagitan nila pero madalas na lumalabas ng India ang nagtatagumpay. Ito ay dahil sa kanilang matapang na mga sundalo tulad ng para special forces na sobrang mahuhusay kung ikukumpara sa mga kasundaluhan ng China. Kahit na pinapakita ng China ang kanilang lakas na sandatahan, ay hindi nagpapatinag ang India dito at patuloy pa silang bumibili ng mga makapangyarihang fighter jets at rocket missiles. Ang depensa ay patuloy na nagaganap sa pagitan ng China at India at pinapakita talaga ng India na kaya nilang hamunin ang China at hindi sila nagpapatalo. Ang kanilang determinasyon at lakas ng militar ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at interes. 3. Vietnam. Ang Vietnam ay isa sa mga bansang matapang na sumasalungat sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Bagaman may mga aspeto ng kooperasyon sa pagitan ng China at Vietnam, ang usapin ng teritoryo ay nagtutulak sa Vietnam na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa kabila ng kanilang mas maliit na sukat kumpara sa China, pinapakita ng Vietnam ang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang bansang ito ay kilala sa pagtutol sa China sa pagsasagawa ng mga man-made structures at pagtatayo ng infrastruktura sa mga lugar na may pag-aangking. Kamakailan lamang, sila ay nagtagumpay sa pagpapalayas sa China at sa pagpigil sa pagtatayo ng ilang struktura sa pinag-aagawang karagatan. Hindi lamang sila nagiging bantog sa pagiging maingay sa usaping teritoryo, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang makipaglaban para sa kanilang soberanya.
Bagaman may mga aspeto ng kanilang ugnayan na maaaring maging positibo sa China, tulad ng kanilang mga pang-ekonomiyang kasunduan, ang usapin ng teritoryo ang pangunahing hadlang sa kanilang pagkakaunawaan. Sa labanang ito, ang Vietnam ay hindi nagpapatinag at patuloy na nagtatanggol at nagpapahayag ng kanilang karapatan kahit na sila ay napapaligiran ng mas malalaking pwersa. 2. Indonesia. Sa pambansang level, ang Indonesia ay nagtatampok ng isa sa pinakamalakas na pwersang militar sa buong Southeast Asia. Ito rin ay kilala bilang isa sa mga pinakamalaking bansa sa rehiyon na may GDP na umabot ng $1 trillion noong 2020. Ito ay kahalos doble ng GDP ng Thailand. Ang pag-uusap tungkol sa yaman ay mahalaga, lalo na't konektado ito sa kakayahan ng isang bansa na protektahan ang sarili nito. Kaya't hindi nakapagtataka na patuloy na nangunguna ang military power ng Indonesia sa rehiyon. Ang kalidad ng pwersang militar ng Indonesia ay nagbibigay ng malaking pagnanais sa ibang bansa na tiyakin ang kanilang relasyon. Ito rin ang nagbibigay ng pag-aalinlangan sa ibang mga bansa tulad ng China na magplano ng anumang mapanganib na hakbang laban sa Indonesia. 1. Philippines. Ang huli sa ating listahan ay ang Pilipinas. Paano nga ba natin maipapakita na kayang-kaya nating harapin ang China kahit na isa itong tila tayong naapi at wala tayong masyadong magawa? Hindi ibig sabihin na tahimik tayo ay tanggap na natin ang ginagawa ng China at maaring may posibilidad na tayo ay may kakayahan na magtagumpay laban sa ganitong hamon. Unang-una, ang Pilipinas ay mayroong lakas at kakayahan na maaring hindi pa ganap na ipapamalas sa kasalukuyan. Ang modernisasyon ng ating kakayahan sa seguridad at pwersa ay magbibigay daan upang mas mapanatili ang ating teritoryo laban sa mga pagpasok ng mga Chinese vessels. Ang pag-unlad at pagtutok sa ating kapangyarihan ay maaaring maging mahalagang hakbang upang patunayan na hindi tayo isang madaling kalaban. Ikalawa, ang suporta mula sa pandigdigang komunidad ay nasa ating panig. Ang pagiging nasa tama sa isyu ng ating teritoryo tulad ng arbitration case laban sa China ay nagbibigay ng batayan para sa ating mga hakbang. Kasama na rito ang suporta mula sa mga kalyado tulad ng Japan at US. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pandigdigang komunidad at mga bansa na may parehong interes ay nagbibigay lakas sa ating paninindigan. Sa modernong panahon, kahit anong bansa ay may kakayahan ay pagtanggol ang kanilang teritoryo, ang mahalaga lamang ay ang pagkakaroon ng inisyatiba mula sa mga namumuno. Ang Pilipinas na mayroong batas at paninindigan na nakatutok sa pagtatanggol sa sariling teritoryo ay may kakayahang harapin ang hamon ng China. Ang katotohanan na tayo ay nasa tama at nagbibigay daan sa atin upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Kung tayo ay magiging handa na kumilos at magkaroon ng tapang na ipaglaban ang ating teritoryo, mayroon tayong kakayahang kontrahin ang anumang banta mula sa China. Ang susi ay ang pagsisimula ng pagsulong ng mga hakbang na magpapakita ng ating determinasyon na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang uri ng panghihimasok.